Hi guys, today atin tayo ng rally ni Sarah and BBM. Pero dito pa lang guys, grabe, sobrang dami na ng tao. Ito yung first time na atin ako ng rally, pero sobrang saya kasi makikita mo talaga ang daming supporters. Dito pa lang guys, hindi pa lang to nag-start ha, pero sobrang dami na nag-aabang dito. Ayan, so ito yung itsura niya ngayon. Ganyan kadami yung tao guys. Ito pa lang yung dito na part sa bandang gilid pa lang. Tapos yung iba naman is nagsidatingan pa lang. Ayan, so doon tayo galing kanina. Tapos didiretso pa tayo doon. Tatawid tayo dyan, tapos pwede tayong, yun kasi yung pinaka venue, yun yung pupuntahan natin. Thank you.
isa-isa. Nais nilang buwagin ang balakin na namamagitan sa ating bansa, sapagkat kapag ito na inawala, ang pagbabago ay mas mabilis na lang natin matatamasa. Bila ng masasakit na salita at pambabati ko sa kanya, handa pa rin niyang patunayan na soli, siya pa rin ang mananaig, siya pa rin ang bida. Ferdinand Bongbong Marcos, Quintay Sara Duterte, ang ating ipinangmamalaking tigre at agila na tinitirak kong magmamarkas sa ating mga alaala. Sigurado ako ang karamihan sa atin dito, sila na ang iboboto. Sila na ang napili nating kandidato. Pero dahil lang sa politika o politiko, huwag nating hayaan na tuluyang maglaho ang tinatawag na pagmamahalan na trust dito. Ang pamilya, relisyon, pagkakaibigan, lipunan o kahit ano pang samahan ay hindi dapat magbago ng dahil lang dito. Hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan, pagkakaisa, tagumpay, maraming salamat lagi! Maraming salamat, Henry C. Barron! Napaka ano ng mga salita ni Kenny, talagang pangmalupitan ng mga letra! Kanyang termino bilang mayor ng Quezon City. Mas malakas! Aray, maraming salamat po! Ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli.
Jen was given the opportunity to present key insights about the environment. The unit team gives us the voice and empowers us to be part of the change we want to see in the future. Read the manifesto signed by at least 486 retired officers. NextGen from BBM Sara is an alliance of next generation leaders bridging partnerships with the private sector. In the aura, Duterte.
ngayong gabing ito. Sino ba ang pinakamaingay? Pinatayang o madalas lumalabas, kaya't ako ay nadirito na sa tagig. Dalit, dalit ang pagkakaisa
ng unity namin ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Pangalawa ay, I love you too! Pangalawa ay, mensahe ng kabayapaan, tutuloy namin ang reforma na nasimulan ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Sa paghigugma ug suporta nga ginahatag ninyo kanamo, ang aming pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta na ibinibigay ninyo sa amin. Si Pangulong Duterte po, gusto niyang malaman ninyong lahat na sa pagtatapos ng kanyang termino ay nasa puso niya ang pagpapasalamat sa inyong lahat dito sa Taguig. Dala ko lagi ang turo ng aking mga magulang sa aking pagsisilbi sa ating bayan, na sa aking trabaho ay pantay-pantay ang lahat. Walang mahirap, walang mayaman, pare-pareho po tayong lahat, Pilipino. Ang aming pamilya ay merong pangako sa inyo, sa bayan. At ako yon, kasama ang aking pangako sa inyong lahat na gagawin ko ang lahat sa aking trabaho upang tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Mahalin po natin ang Pilipinas! Mabuhay ang Taguig! Mabuhay ang Pilipinas! Ako po, si Sara Duterte. Humihingi po ako ng tulong at suporta ninyo pagka Vice Presidente ng ating bansa. Daghang salamat! Maraming salamat! Magandang gabi sa inyo lahat! Sabay-sabay nating salubuhin ang nag-iisa nating pambato, ang Tigre ng Norte, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Taguig, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lahat, maraming salamat sa napakainit na salubong na ibinigay ninyo sa amin. Kahit kami na, nakikita ko pa rin ang mga ilaw ninyo na sumasayaw-sayaw. Ay kanina ko pang tanghali na nandito. Kaya naman po ay nakakataba ko naman ang puso na nagtsaga kayo na magantay, na nakabilad sa araw, na hindi umaalis. Yung iba nga ay hinimatay na. Pero okay na sila dahil may mga medic tayo. Makikita po natin na kapag tayo'y nagsaling pwersa, kahit tayo'y napagod na, kahit tayo'y ginutom na, ipagpatuloy pa rin natin ito hanggang sa tayo'y makapagtagumpay. At ang tagumpay na aking pinag-usapan ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halalan, kung hindi ang tunay na tagumpay na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. Ipagpatuloy po natin ang nasimulaan na at huwag tayong titigil hanggat masabi natin na dumating na ang araw na nagkakaisa na ang Pilipino. At sa pagkakaisa na yan ay nandito na sana tayo
na masabi natin na ang mga Pilipino ay may trabaho ulit, may pera ulit sa busa, may kayang magpakain ng pamilya, kayang ipag-aral ang kanilang anak, at bukod po sa lahat, na bawat Pilipino ay magkaroon ng pag-asa na ang kinabukasan ay magiging mas maliwanag at mas maganda kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang dalawang taon. Ang pagkukulang ng trabaho, ang aayusin natin ng mga negosyante na maliliit, meron na tayong aayusin sa agrikultura, meron tayong aayusin sa ating mga sa sistema ng ating mga eskwelahan. Itutuloy po natin yung infrastructure program ni Pangulong Duterte, yung build. Sama po natin dyan yung digital infrastructure po, yung ating internet para maging mas mabilis, maging mas malawak at maging mas mura. At ang susunod na administrasyon ay kailangan makahanap ng paraan para bawasan ang singil sa kuryente para hindi na mahirapan ang taong bayan. Iilan lang po ito na kailangan nating tugunan. Kaya't kailangan po natin ay lahat ng mamamayang Pilipino na nagtutulungan para malutas itong mga problema na haharapin natin dito sa krisis na ito at sa lahat ng krisis na darating pa dito sa Pilipinas. Salamat po sa inyo! Mabuhay ang Taguig! Mabuhay ang Pilipinas! Go!